Hi guys, share ko lang uli sa inyo yung aking kangkong na tinanim ko sa ito, plastic, bato, yan, recycle. Parang nasasayangan ako kani, gulayan kasi, super ganda naman oh. Kagwapag yun sa tangkong. Parang, kita mo, gawin ko na lang itong ano, ornamental. Ang dami ko ng ano guys, ang dami ko ng kangkong na tinanim sa ano, yung tinanim sa anong tawag nito? Plastic bottles. Ayan. Ano yan? Yung vinegar. Yung ayan o. Oh. Umuhan ko siya. Talbusan ko siya. Wala tayong ibang gagawin ngayon. Tanim na muna ng tanim. Ito naman yung bago ko namang tanim. Bago to. Ito. Ayan. Joy na container. Ayan, self-watering. Ang dami ko ng kangkong. Try nyo din magtanim guys. Kung wala na kayong sinasabi nyo, wala kayong space. Ito, lagay nyo lang sa ganito. Tatanong kayo bakit ang taba. Habang nilagyan ko yan ng abono. Pampataba. Diba? Marami naman. Ano yung abono? Lagay nyo lang. So, ito na yung mga na-harvest ko guys. Ayan. So, gugulayin muna natin to. Tapos, sisip kong steam. So, ibababad ko siya sa tubig for 1 week. After 1 week, lalabas na yung mga, ano niya, mga roots. Tapos, yun na, pwede na itanim. Pwede mo tanim straight, pero gusto ko yung binababad muna. Para, dali siyang mabuhay. So, ito guys, after ko natalbosan yung aking kangkong, sisave ko uli itong aking stems. Kasi tatanim ko uli siya. So, kakat ko siya dito kasi dito lalabas yung roots. Hanapin ko yung mata niya. Diba? Ayan. Tapos, bababad ko muna siya sa tubig. Actually, pwede mo naman siyang itanim directly. Kaya lang ano eh, mas maganda pag yung may roots na. Madaling mabuhay. Ito, wala na silbi yan. Ito lang yung kailangan mo. Ayan. Ganito na ako magtanim ng ano, kangkong. Kaya naparami ko siya. Kasi after harvest, tinatanim ko uli yung ano, yung pinag-harvestan ko. Actually, ito. Ayan. Diba? Madali lang itanim ang kangkong eh. Kaya, try nyo rin guys. Yung iba hindi nila alam paano itanim ang kangkong. Yan, ganyan lang siya. Ibababad mo lang. Salamat guys for watching. See you on my next video. Bye-bye. Pakita ko sa inyo guys yung ano, binabad ko sa tubig na luya. Ayan. 1 month na. Ang dami ng roots. Kasi sabi ko, every time nagagamit ako, kaya binabad ko, mas nagtatagal. Ilang buwan na to eh. Kaya, tatanim ko na lang siya.
So, ito na yung gulay na napitas ko kanina. May talong, ayan, may cherry tomato, tapos yung kangkong ko. Ready na for sinigang. So, magluluto akong sinigang mamaya. Ito, may counter pong pork. Tapos ito, naka-freeze, naka-mias. Pinitas ko lang ito dun sa bundok. Namitas ako ang dami. Yan, naka-freeze. Tapos every time gagamit, didefrost ko lang siya. So, diba, libre ulam.